name. Okay, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen. Allow me to say the prayer for Ukraine. Almighty God, through Jesus' divine name and the Immaculate Heart of Mary, we humbly ask for your mercy to obtain peace in the land of Ukraine. May all the people of that country, especially kids and elders, remain safe from danger. Please do not let chaos and war reign in the land of Ukraine, but only a forever peace that comes from you. Amen. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Give us our sins. Forgive us our trespasses. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, now, and ever shall be. Yes, Lord, you will be the one who would bless and keep Ukraine in peace, so as with Russia. We also lift up to you tonight's Zoomastahan with our Yuppeace friends. May the Holy Spirit descend upon us. All this we ask in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Good evening po. Evening. Hi, Professor. Re-keeping the hosting powers. Share screen. Thank you. So, let's begin. Let's read muna the Sunday readings, no? For the... Okay. Katawag na lang ako na magbabasa para mapagnilayan din natin yung mga pagbasa para sa linggo. So, pwede bang ma-request si Tita O to read the first reading? Okay. Tagalog. Wait lang ha. Unang pagbasa. Ang pantas na si Ben Sira ay nagpapaalala sa atin sa araw na ito ng kahalagahan ng kaloob na pananalita bilang paraan ng pagpahayag kung anong nasa loob ng ating mga puso. Pagpapahayag mula sa aklat ni Sira. Parang niligalig mo na ang bistay, maiiwan ang magaspang. Pag ang tao'y nagsasalita, kapintasay lumitaw. Ang gawa ng nagpapalayok ay sa hurno na susubok ang pagkatao ng sino may makikita sa usapan. Sa bunga ng punong kahoy, makikilala ang ginagawang pag-aalaga. Sa bunga ng punong kahoy ay makikilala ang ginagawang pag-aalaga. Mungusap ng isang tao, damdamin niya ay nahahalata. Huwag munang purihin ang isang tao hanggang hindi nakakapagsalita sapagkat doon mo makikilala ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Manahimik tayo sandali at pagnilayan ng unang pagbasa. Pagnilayan natin ang ating mga saloobin. Pagnilayan natin kung ano yung nasa loob natin kapag nililiglig ang bistay. Pagnilayan natin kung ano nangyayari sa atin at ano ginagawa natin kapag tayo nasusubok sa hurnahan.
Tayo ngayon ay pupunta sa Salmong Tugunan. Pwede yung ma-request si Roslyn. Pakibasa, Roslyn. Ay, teka ha. Kaka-message ko lang kay Ricky, wala akong nababasa. Ayan na. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Wala nang kasunod, Ricky. The left side, Roslyn. Wala ako nakikita sa screen. Yung pa rin, Salmong Tugunan. Why is it like that? Sige. Tuwagin ko na lang muna si Hyde. Sides, pakituloy na lang yung Salmong Tugunan. Ito ba yung ang magpapasalamat? Oo. Salmong Tugunan. Ang nagpapasalamat sa Panginoong Diyos ay mabuting bagay. Umawit na lagi purihin ang ngalang kataas-taasan. Pag-ibig niyang wagas ay dapat ihayag. Kung bukang liwayway, pagsapit ng gabi, ang katapatan niya ay ihayag din naman. Tugon. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Katulad ng palma, ang taong matuwid, tatatag ang buhay, parang mga sedro, kahoy na libano, lalagong mainam, parang punong kahoy na doon, natanim sa tahanan ng Diyos. Sa banal na templo, ito ay lalago na nakalulugon. Tugon? Totoong kalugod-lugod ang magsalamat sa Diyos. Tuloy ang pagbunga ng kahit na anong puno nito. Tuloy ang pagbunga kahit na ang punong ito ay tumanda. Lunti ay matatag at ang dahon nito ay laging sariwa. Ito ay patotoo na ang Panginoon tulad na matuwid, siya kung sanggalang, matatag na batong walang bahid dungis. Tugon. Totoong lugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Pagnilayan din natin ang Salmong Tugunan sa puntong ito ng buhay natin, ano yung kauspusin natin pinasasalamat sa Diyos? Tumuloy tayo sa ikalawang pagbasa. Inihiling ko si Ricky. Pakibasa, ikalawang pagbasa, Ricky. Next. Ikalawang pagbasa, ipinaalala sa atin ni San Pablo na ang ating muling-muling pagkabuhay ay magtatanda ng pangwakas sa tagumpay laban sa kamatayan at kasalanan. Salamat sa mapagligtas na gawain ni Kristo at lalo na sa kanyang muling pagkabuhay. Pagkapahayag mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto. Mga kapatid, kapag napalitan na ng walang pagkabulok ang nabubulok at napalitan na ng walang kamatayan ang namamatay, matutupad ang nasasaad sa kasulatan. Nalupig na ang kamatayan, ganap na ang tagumpay. Nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan at ang lakas ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Magpapasalamat tayo sa Diyos
na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya nga, mga kapatid, magpakatagtag kayo at huwag magtitinag, magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon. Yamang alam niyong di nasasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya at salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tito, pagnilaya naman natin ang kahihinat na ng ating buhay, no? Ang pagwawakas naman ng lahat. Ngunit, nagkakaroon din ng kamatayan tuwing may kasalanan. Ang mabuting balita dito ay kahit anong mangyari, wala man dun sa kamatayan, sa kasalanan o sa kaduluduluhan ng ating buhay, tayo ay itutulay ng ating Panginoong Hesukristo patungo sa ating kahihinatnan sa kaharian ng Diyos. Pagnilayan ngayon natin ang Ebanghelyo. Ang mabuting balita ay mula sa aklat ni San Lucas. Nababasa ko na. Okay. Noong panahong iyon, tinanong ni Jesus ang mga alagad ng patalinghaga, maari bang maging tagaakay ng bulag ang isa ring bulag? Kapwa sila mahuhulog sa hukay kapag ginawa ang gayon. Walang alagad na higit sa kanyang guro. Ngunit kapag lubusang naturuan, siya'y magiging katulad ng kanyang guro. Ang tinitingnan mo ay ang puwing ng iyong kapatid. Ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan sa iyong mata. Paano mo masasabi sa iyong kapatid? Kapatid, bayaan mong alisin ko ang iyong puwing. Gayong hindi mo nakikita ang tahilang nasa iyong mata. Mapag-imbabaw. Alisin mo muna ang iyong tahilan sa iyong mata at makakakita kang mabuti at sa nairi at makakakita at makakakita kang mabuti. Asan na siya? Alisin mo, makakita kang sa gayon, maalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Okay. Walang mabuting punong kahoy na namumunga ng masama. At walang masamang punong kahoy na namumunga ng mabuti. Nakikilala ang bawat punong kahoy sa pamamagitan ng kanyang bunga. Sapagkat hindi nakakapitas ng igo sa puno ng aroma at di rin makakapitas ng ubas. Di rin makakapitas ng ubas. Sa puno ng dawag. Ang mabuting tao ay nakakapagdulot ng mabuti sapagkat tigib ng kabutihan ang kanyang puso. Ang masamang tao ay nakakapagdulot ng masama sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Sapagkat kung ano ang bukang bibig ay siyang laman ng dibdib. Ang mabuting balita ng Panginoon. Puri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa puntong ito, pagnilayan natin yung pinakatema natin, no? Para sa pagbabahagi natin ngayon at sa kumustahan natin. Kung titingnan natin, pinag-uusapan talaga dito yung fruitfulness. Naalala ko nung ako ay seminarista, first year pa lang. So first year sa novitiate, ginagawa namin doon, syempre naglilinis ng toilet, nag-gardening.
Pero isa sa mga task din namin, yung academics, ay magawa kami ng mga papel. Nagsusulat kami ng mga papel. At sa pagsusulat ng papel, iba-ibang topic, no? So, sa first year pa lang, tinuturo na sa amin ang discernment. Napukpukan ng discernment. Ang isang napakahirap na tanong pagdating sa discernment ay, pag na-discern mo na ba, yun na ba yun? Period. O yung discernment mo ay as of. Mahirap na tanong yun. Masalimot yung sagot. So halimbawa, may dinidiscern ka, mag-a-abroad ka ba o hindi? Sa puntong yun, mayroon kang mga data. At yung mga data na yun, yun ang gagamitin mo definitely sa iyong discernment. Ang tanong ngayon, pag nagamit mo na yung data mo as of the time ng discernment mo, yun na ba yun? O as of lang yun na parang balance sheet at gugulong pa uli yung data? Pag-isipan ninyo yun, ano nga ba ang tamang sagot? Tapos kasama doon sa tanong na yun, nandun din yung parang pinaka-clue. Si Father Mon Bautista ang papaalala lagi pag sa discernment, by the fruits you shall know. Kung tama ang discernment mo. By the fruits you shall know kung tama ang discernment mo. So, kung mahirap man sagutin na ang sagot ba sa discernment ay final-final or as of, malalaman mo kung tama ang discernment mo doon na sa fruitfulness ng iyong discernment. Ngayon, kung titingnan naman natin kung fruitfulness ang pinag-uusapan, kung titingnan naman lahat, no? Lahat ng mga nagbubunga, lalo na 'yung nagbubunga. Kapag bunga, meron talagang pagkamatay. No? Namamatay 'yung bunga para matanim uli, para maging puno uli, para maging fruitful. So the point being is that may cycle talaga. Kaya lang dun sa cycle na 'yon, ang pinaka-challenge sa atin. Maraming spiritual writers na nagsasabi, within us ay may DNA na ng wholeness. Within us, given na talaga yung sagrado. So nasa atin na ngayon kung tayo ay magiging malaya para makinig doon sa daloy na yun. Kaninang hapon, no, I was giving a retreat sa Ligaya, andun nga si Ira, saka medyo nakikinig-kinig si Joyce, no, kahit may pasyente. Pinag-uusapan namin yung medyo similar na topic. At ang pinaka isang pinapaalala ko sa mga tao, especially when you say contemplation or prayer. Contemplation, sa totoo lang, is about a series of losses. Pag nagdadasal, lalo na sa contemplation, you let go. Kaya lang yung human tendency, pagdasal, may tendency talaga utilitarian eh, or to get. Nagdadasal ka kasi may gusto kang makuha. Dadasal ka kasi may hinihiling ka. Dadasal ka kasi may kulang. Dadasal ka kasi meron kang gustong ipasok sa sarili mo. Pero ang tunay na dasal at contemplation is letting go. Contemplation is contemplating the other, contemplating the divine. And so in the process, magkakaroon lang ng espasyo itong divine na to sa sarili natin kapag nagleleto tayo o nagkakaroon ng loss sa loob natin para maging tunay yung contemplation at makapasok yung banal na espiritu, makapasok yung imahe, makapasok yung dinarasal. So contemplation is about losses and it takes a spiritual free person to allow contemplation to truly happen. So ang tanong sa atin sa pagninilay ngayon, pag-isipan natin, siguro para mas madali, kung ilalagyan mo ng scale 1 to 10, how spiritually free are you? From 1 to 10, ha? Tapos, siguro mula sa sagot na yon, suriin mo ano pa yung nakakahadlang, ano yung challenge, and what you can work on. So, let me begin, no? Let me begin. Tapos, magtatawag ako and then call the next one. Sa akin siguro, from a scale of 1 to 10, malayo pa. Nakatulong sa akin yung spiritual, religious life. I mean, yung journey sa Jesuit. Siguro, before the Jesuit, I would say how spiritually, nasa 3.
or four. So, unang Jesuit, nakatulong. Pero malayo pa. Marami pa akong kinakapitan. No? Siguro dahil binubuhay ko magulang ko, so kailangan kong kumita. At dahil kailangan kumita, may economic formula. Yung kailangan kong maging magaling, kung maging conscious of the project, no? Parang ganyan. Kailangan ko maging matagumpay, parang ganyan. May mga kailangan gawin kasi may binubuhay. So, hindi ko alam kung nirarationalize ko lang yon o ginajustify ko. Pero nandun ako sa mode na yun. No? Parang back to almost like a breadwinner. So, I need to work. And because of that, meron ding unfreedom dun eh. While we can always say na hindi, normal lang naman yung kumita. Oo naman. Kaya lang, I guess that's the reason why I look forward to Balay Bendita. Eh. Parang I look forward to a day when yung stable na ang lahat. Tapos parang kahit kakaunti lang ang pera mo ay malaya ka. Parang ganun. Kasi narealize ko, nandun ako sa cycle na yun. Sabi ko, my God, pwede ka palang kumita. O di kumita ka. O di ka pang kumita. O di kumita. Ang dami ng ganun. Hanggang sa you're in that motion already. And then suddenly, nababawasan yung free. So I guess, you know, I'm a 6 sa scale of 1 to 10. I need to work on that. And I need to work on sort of preparing for a free retirement. Parang ganun. So dun muna ako. Siguro I'd like to call Almi. Tapos siguro later tuwag mo si Ricky kasi natutulog na si Ricky. Pagod. Mauna si Ricky pagbigyan ko. Sige. Ay, sandali muna. Kasi medyo hindi ko masyadong naintindihan yung ano. Ano ba yung talagang question? Oo, yung spiritually free. How do you... Kasi parang nahihirapan ako to even think where I am. Because I do not really get kung ano yung... How do you say that you're at 1 or at 10? Parang ano yung contrast? Good question. Good question. Good intervention. Palagay ko, yung isang indication, malalim nga naman yung tanong na spiritual freedom. Pero yung isang indication na spiritually free ka, kaya mong sundan ang nararamdaman na wag ng Diyos sa'yo. You can freely drop everything to follow that. Kanina nga may slide ako later, hanapin ko kung makapakita ko, na madali mag-worship kay God, pero what really will change I hear. Madali, ito, pakita ko lang. Madali sumamba sa Diyos. Pero it's really following Jesus that will change everything. Anong ibig sabihin niya? Madaling magmahal sa Diyos, pumuri. Pero pag yung call of the rich young man at sinabi niyang, follow me. Kaya bang bitawan at sundan yung Diyos? Yun yung test na freedom. Yun. Sige. Ricky, are you okay to share? Hindi ko mag-age, pero definitely hindi mataas. Yung tutorial, to tread lightly ay to be gentle, no? Especially to ourselves, no? Maging mabait tayo, lalong-lalo na sa sarili. Kasi hindi mo naman pwede ibigay nga ang wala ka. You cannot give what you don't have. So if you want to be kinder to other people, you want to be compassionate, be kind and compassionate to yourself first. So be gentle. Pag natutunan mo yun to be gentle to yourself, then you will be gentle and kinder to other people. Tapos yung sumunod, yung second, third, fourth, rule ni Ignatius yan, galing kay San Ignacio. Una, the art of discernment. Kung nahihirapang mag-discern, no, kung masyado siyang komplikado, i-double check mo na lang, ang ginagawa mo ba o ang
engagement mo o project mo ay life-giving or life-denying. Always choose that which is life-giving. Yung nabubuhay ka, na-excite ka, na-inspire ka, nagiging creative ka, yan, na-actualize mo yung galing mo, talino mo, husay mo, yan, life-giving yon. Yung mga life-denying, yung parang you drag your feet, yung parang ay, talagang ano, nauubos yung oras mo pero ayaw mo naman gawin. Yung life-denying yun. Kasi you can spend your time for something better. Kalingin. Yung ikatlo, yung two standards. Si Ignatius kasi may contemplation siya ng two standards. Isipin mo yung isang salbahing king at isang mabuting king. Yan. Tapos, pipiliin mo, sino susundan mo sa dalawa? Siyempre, pipiliin mo si yung mabuting king. Pero ang tanong doon, okay, pinili mo nga siya. Pwede pinili dito, pero yung buhay mo ba, pinipili papunta doon? Kumbaga sa journey, papunta ba doon? So yun yung two standards. At reminder ni Ignatius ay to be focused on what is really coming from the core of our being. Yung mula sa kaloob-looban ang pagpili. Kasi pag hindi, nadadala lang tayo sa agos ng buhay. And finally, detachment. No? Yung letting go talaga. Yung mga marami nag-share kanina. Tama yun, talagang letting go. And especially letting go of what is not leading us closer to our true selves in God. So dapat, pag hindi nakakatulong sa pagiging mas tunay natin sa ngalan ng Diyos, i-let go talaga. Walang value. So it's important to let go. So yun, siguro huling pabaon yan na sa atin, no, na may kanya-kanyang journey. At itong quicksand skills na to, ito yung towards freedom. No? Towards freedom. Be gentler para hindi ka nasistress sa demands ng mundo. Yung art of discernment, mas pinipili mo yung life-giving. At yung two standards, may anchor ka, may gabay ka kung ano ang pagpili. And then finally, to let go. To really let go. Okay? So on that note, I'll give the floor to Almi to assign the closing prayer. Then announcement, closing prayer, then announcement. Oh, hello, hello, hello. Wala namang announcement. Super. Ako may announcement. Mag-announcement na muna ako bago mag-closing. Come March, yung third Saturday natin would be March 19. That's the 20th death anniversary of Daddy Ben. So most likely than not, my family, ano na po kami noon, nakabook na for that day. Kung then on the 26th naman, it's Annalise's 60th birthday. So may konting occasion din kami for that one. Pili po tayo ng araw kung ano po. The Sunday of ano, pwede siguro March 20 or oh, March 20 or March 27. Kung gusto niyo na Sunday. Pero, ay, sorry po. Mali po ako. Baka gusto niyo po ituloy ang March 19. Mag-a-anunsyo po ako. Ako lang po ang absent. Sorry po. If we will follow the regular third Saturday. March 19, St. Joseph. St. Joseph. Opo. Naka-mute si, ano, si Saver. Sabi ko nga, mas magandang lagi nandun si Alvin. But the earlier, 12 or ano? 5? 12 naman, nakaplano magbisita iglesia ang ano, ang matatanda. Ang FYA. Ay, sorry. Eh, gawin mo na lang, Alvin. Mag-ano ka na lang, mag-poll ka na lang sa messenger. Tapos okay. Bubot na lang. Ano yung pinakamaraming manalo? Yun sige na yun. Po. Okay. Regardless, nandyan ako o wala. Nandyan ako or wala. Okay, sige po. Salamat. Okay. Ate Fe, baka para madinig ka naman namin. Ate Fe? Opo. Maraming pong salamat. Kahit nagka... ano tayo, na-postpone natin ng one Saturday. Oh, sige, okay lang. Kahit na-postpone natin to ng one weekend, nevertheless, we had also the attendance. Thank you, Prof, ha? Pwede bang, pwede mag-remark lang?
akala ko nga, the discernment, parang dahil nakuha mo na siya, parang ganun, add-on lang to. Pero hindi pa pala, no? Parang habang buhay pa, or meron pang ganitong phase talaga na pinag-uusapan. Ngayon, ang nakakabother sa, not nakakabother, or nag-add sa pagdadasal ko ngayon, ay itong pangyayari ng Ukraine. So, nagkakwentuhan kami ng mami. Sorry to, ano lang, sabi niya, mahirap ang gera. Just like to add lang, mahirap ang gera. Kasi nakatikim siya ng gera, di ba? World War II. Pero Alvin, gusto ko lang dumugtong dyan. Seryoso tong, seryoso talaga itong nangyari. In fact, may kaibigan ako na yung kamag-anak niya sa Germany, parang dinadraft na sila. Mukhang ma-involve ang Germany. Ang problema kasi dyan, pag may ma-involve na isa pang bansa, prone to World War III. Tapos marami rin ako kaibigan na nag-withdraw na ng mga funds from abroad. And shoring up, ano, naghahanda na sila for emergency or eventualities. Medyo may mga ganun na mindset. Kaya talaga nakakatakot siya. Nakakatakot. Ganun din siya sabi lagi ni Papa sa akin. Mahirap ang gera. Mawawala talaga ang lahat. Titigil ang buhay. Di ba yung what we heard? Yung subway nila, buti pa sila may subway, nagawang bomb shelter. And how true was that? Yung sinasabi nila that there were Russian soldiers when they reached Ukraine, defected to Ukraine. May narinig lang ako. Totoo ba yun? Parang hindi. Hindi ko alam, sorry. Hindi ko nabasa yun. Ano lang talaga, fervent prayer na naman. Parang one after, hindi naman tayo nagbibilang, di ba? Parang hindi pa nga tayo nakakaraos ng pandemic. And then, So, dagdag po tayo ng dasal. Okay, sige po. Gawa po ako ng poll for the next, ano natin. Anyone can, baka may gustong magsalita pa. Tito, Ako. Let's continue. After Tita O. Let's continue to pray for the forthcoming election. Nag-take na ng stand and church. Kanina pinag-uusapan nga namin sa TPCRB. Medyo nakakalin lang masyado itong election na to at nakakatakot. We do not want to go through another 6 years. Yung sinabi ni Duterte noon, change is coming. Sana maging positive change. I'm sure hindi naman tayo pababayaan ni Lord kung lahat tayo sabay-sabay na magdadasal sa, di ba yung kantang Heal Our Land? If only we'll follow that song, God will hear our prayers and will redeem us. Sana ito na yung umpisa ng magandang change for our country kasi rock bottom na yata tayo ngayon eh. Thank you. Okay. Ate Fe. Hindi kasi kanina, medyo nagmumuni-muni ako dun sa may outing yung community, yung mga estudyante. Tapos, karoon ako ng time nagmuni-muni kasi naalala ko yung isang Salesian sister natin was once a missionary to Ukraine, especially to Lviv. And nag-post siya kanina, nabasa ko yung post niya na habang nangyayari ito, sabi niya, yung mga mukha ng mga na-encounter niya mga tao, nagpa-flash sa mind niya. Kaya napaisip din ako kanina. Sabi ko, Lord, Sister Beth is no longer there, pero yung Salesian community there are, sila doon eh, they are sheltering people sa Ukraine, yung both the sisters and the SDBs. Kaya sabi ko, let's really offer prayer for them. So, yun po. Nakamute ka.
Ha? Kamute, tapos na ako. Ako. March 19, probably, kasi gabi naman pala tayo, no? Alas 8 ng gabi pala tayo. Siguro by 4 o'clock, tapos naman na siguro kami. Makakahabol pa ako. Proceed na lang po tayo ng March 19. Erase the announcement. Salamat po. Prof, thank you again for your time. And kamusta po kay Mama at kay Papa? For the rest, hi, Roslyn, Rick, Tita O, Binky, Ned, keep well, Ned, ha? Oo. And Ate Fer. Tita O, Tita O. Closing prayer, Tita O. Ako? Kala ko ikaw. Ikaw po. Sige, the neighbor. Lord, salamat sa isa na namang pagsasama ng mga kapwa Yuppies namin. We value the time that we share with one another, Lord. I know you have made this happen by design and not by chance. Salamat, Lord. We continue to grow through our sharing of experiences and with the guidance of Prof. X. Sana, Lord, yumabong palalo at dumami kami sa grupong nakikita on a regular basis so that together we can continue to grow and share our experiences and continue to pray for things that are happening now around the world. We continue to pray for Ukraine. And yes, Lord, we pray for other countries as well who are still unsettled at this time. Tumataas na naman ang incidence ng COVID sa Singapore at sa Hong Kong. Lord, we pray na sana wag na ulit maulit sa amin ang ganung scenario. And we continue to pray for our forthcoming election. Masyadong mabigat ang labanan, Lord. We cannot see the face of the enemy. He's much bigger than us. But we know, Lord, hindi mo kami pababayaan. Alam namin, Panginoon, isa puso ka namin at isa buhay ka namin. And we will win the victory in this battle. Salamat, Panginoon, once again. And we hope to see each other in good health again next month. And thank you for sharing your presence with us in this meeting tonight. All this we pray to. Thank you, Lord, through the intercession of Mama Mary, as we say, Hail Mary. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women. Blessed is the fruit of your womb. Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. St. John Paul, pray for us. Pray for us. The Holy Spirit. Amen. Camera on, please. Picture. Attendance. Binky, Net, Ate Fe, kaya? Binky. Okay. Oh, Net, I'm sorry. Okay. Ate Fe. Alam ko lang kayo kasi, Net. Smile. Oo nga eh. Ano? Hindi, yung ang kulot ng hair niya. Ayoko nga ng hair ko. Mali ako ng gawa eh. Okay, smile. 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 Okay. Okay. Bye. 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 See you next week and next month. Bye. God bless you. Bye. Ricky, sandali lang kami. Chichika lang kami, ha? Net, kamusta yeah. Mama at papa mo? Okay naman sila. Okay naman. Sige, kung gusto mo mag-chat, chat tayo. Suma. Nag-ano ba sila? Nag-positive ba sila, Net? Last November, kaming tatlo nag-positive. Oo, eh. Ah, pati ikaw.